ko na kayo na-update kagabi kasi late na nakauwi si hubby. Pero ito yung dinner ko dapat. Kaso I opted for the pasta. Hindi ko rin napakita sa inyo yung food, yung pasta. Kasi nga, girl, anong oras na nakauwi si hubby? Alam nyo ba na ito daw, unagi doon to, nakakaloka yung presyo. 5,000 yen. Pero ito yung aking lunch for today. Ah, ang hirap tanggalin ha. Ayan, effort. Ang ganda ng packaging nyo. Yeah. Ang hirap kasi mag-vlog na nakaganan lang, diba? Pero ganyan siya. Huh? Ito nga, may crow. Wait lang ha. Ay! Hala! Oh my God! Grabe! Kinuha ng crow yung lalagyan na ng tubig ng mga pigeons. Yung itsura ng mukha ako talaga, as in, gulat na gulat. Hindi kasi, ang laki niya. Kasi yung pigeons, di ba ganyan siya? Tumaba na nga yung pigeon sa amin eh. Ganyan lang yung pigeons. Wow! Si crow ganyan. Ano kanya talaga? Tsaka parang nakapatakot talaga siya. Tapos, tinangay niya yung lalagyan na ng tubig ng pigeons. Anyway, ang ganda ng packaging. Talaga wow! Man, yun, unboxing mo pa. Ang luxury niya. Ha! Kung hindi nyo po alam, yung unagi doon is eel siya. Tapos, ooh, ang cute kasi may parang maliit na soy sauce. Ang cute, no? Tapos, ang dami niya. Hindi ko alam ano to. Pero, iinit ko siya. Hindi ko siya makain ng isang bagsahan, no? Tapos, yung kalahati, dinner time na lang. Since, late na naman mga kawi si hubby. Bango niya, girl. Huh? Fun fact, alam niyo ba dati, hindi ako makain ng eel. Parang feeling ko exotic food siya for me. Nung na-try ko na siya, ang sarap pala niya. Ganyan yung ginagawa sa akin. Parang pag alam nila na exotic food yung dating niya sa akin, hindi nila sasabihin sa akin. Tapos pag nakain ko na, tsaka nila sasabihin. Oh my gosh, girl. Pero wala na eh, nakain ko na, diba? Yeah. Nakakatawa lang kasi sinisave ko to. Nakikitan kasi ako, ito yung una. Oh. And ganyan yung itsura niya. Bigay daw to ng manager ni hubby. Natikman ko na to ha, pero for the taste test vlog, ayan. Speaking of taste test vlog, naiirita lang ako kasi hindi ko nga na-recover yung isang SD card ko. Kung saan, taste test vlog number 2 na yun, feature ko sana yung kay Queen Bee Cray Craves. Tsaka yung kay Jeffa Donuts. Wala lang, sayang lang talaga. Alam niyo yun, nakakainis na wala na akong magagawa. In fairness, dun sa dalawang desserts na yun, ang sarap nun, girl. Lalagay ko na lang kanyang photos tsaka yung kanilang links dyan sa description box. So, kung nagkikrave kayo sa mga blueberry cheesecake, go for Crave Craves by Queen V, something like that. Meron siyang blueberry and yung Oreo cheesecake. And I must say, I love it! Kasi nung nasa Pilipinas ako, alam mo yun, di ba, hindi naman accessible lahat ng mga food talaga. So, through online lang tayo bumibili. And at the same time, close friends ko sila. Support all the way tayo. Tapos yung kay Jeffa Donuts, it's under Miss Kina Alaloho. Wedding coordinator namin siya nung December. Yun, magawa siya ng mga donuts. And nakakatuwa lang kasi made with love talaga. Tsaka hindi siya yung katulad ng donuts na nabibili sa market na matamis. Parang medyo ampaw yung loob. Yung kanya, homemade ka kasi siya. Pag kinagat mo siya, alam mo yung parang purong-puro. Tsaka hindi siya matamis. Yun yung gusto ko. So, okay siya for me. And yeah, mura lang siya. Nagde-deliver na rin sila kasi I think saan ba sila? Cavite ata siya. Pero nagde-deliver na sila sa Manila. So, yan. Check nyo na lang sila. Okay? Supportahan nyo, please. Anyway, ito na nga tayo dito sa taste test vlog ng unagi doon. In fairness dito, kanin pa lang ha. Masarap na. As in, ang sarap ng combination. Japanese food talaga sobrang the best, no? Lalo na pag authentic. Tsaka malalasahan mo talaga yung quality. Kaya palang mahal niya. Pero ito yung tipo na hindi ko talaga siya mauubos kasi feeling ko mauumay ako kaya kalahati lang talaga siya. Pero alam mo yun, mabigat na siya sa chan. Tapos yeah, meron siyang ganitong kasama. Hindi ko alam kung ano to eh. Parang sweet pickles ba to? Hindi ko alam ano to. Oh no! Check natin. I'm scared. Medyo hindi ko type. Intestine. Mapait eh. Parang isaw. Anyway, enjoy ko lang muna tong lunch ko and then balikan ko kayo later. Ayan, girls, ito na yung supper ng aking husband. Ni-request niya, kagabi hindi ako nakapag-film. Pero sabi niya, same supper as last night. So, ayan, spaghetti pasta.
And then yan yung salad niya. Ito yung madalas niyang dressing na nilalagay, Caesar salad. Pero gusto niya na may tomatoes, plus lemon pepper, favorite niya yan. Ganyan siya. Bon appetit, husband. Pero ako umiinom lang ako ng aking iced coffee. Yeah. Kasi ito inuubos ko na lang yung straight tea ko. Mamaya ako na siya. Hi, girls! Ayan, nakabihis na naman ako. 10 PM na. Nautusan kasi ako ni Hubby na kunin ko daw yung kanyang pina-laundry dyan sa laundry shop. Tapos baka duman uli ako ng Daiso kasi bibilin ko yung parang folding turban na yun. Pero hindi ko sure kung meron dyan sa malapit na Daiso namin. Anyway, mamaya na lang kasi nahabol ko yung oras hanggang 5 PM lang daw. So yeah, ito pa lang aking makeup of the day. Very simple lang. Concealer nga lang ginamit ko eh. Tapos spot conceal, powder, bronzer, blush, contour and highlight lang. Hindi na ako naglagay ng eyeshadow. Ganun lang. Ganito lang ang aking outfit. Nag-blazer lang ako. Kasi ito, dumating na yung in-order ko from Beautylish. I'm so excited. Ito yung kay Jeffree Star Cosmetics na Blood Loss. Alam ko yung iba sa inyo, kinancel na si Jeffree Star tsaka yung Jeffree Star Cosmetics. Ako kasi, ayoko talagang mag-cancel ng brands tsaka ng tao as much as possible kung walang ginawa talaga na personal attack sa akin. Or, alam mo yun, hindi talaga maganda yung pakikitungo sa akin. I think that's the time na parang hindi ko sila susuportahan. Pero kung kunwari, like si Jeffree Star, meron siyang mga drama na ginagawa pero I don't support that one. Pero ako kasi, I always see the positive in every person. Kaya yun yung mas mahalaga sa akin. But anyway, enough of that. Ito na nga yung in-order ko from Beautylish. I'm so excited kasi ang bilis ng shipping. Ina-expect ko parang 2 weeks pa. Kasi yung umorder ako kay Pat McGrath, grabe, inabot ng 3 weeks. So sabi ko, my goodness, baka ganun din katagal. Pero hindi, wala pa 1 week, nandito na sa akin to. Parang ano, regalo na siya sa akin ng husband ko kasi sabi ko, Hubby, meron ako yung order sa online kaso hindi ko magamit yung card ko. So, ayun. Anyway, ganun yung nangyari. Tapos, siya rin nag-receive ng package. So, ayan. Binuksan ko na, ha? Pero, yan. Nakaganyan siya. Meron pa siyang ano, bubble wrap. Tapos, nakapalit siya dito sa black felt paper. Yan! Goodness! Ang laki na! Hindi ko expect. Ang ganda talaga. I know not all people are fan of big palettes. Ganyan, yung mga packaging na kakaiba. Pero ako talaga, like what I've said, sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong klaseng packaging, yung aesthetics, yung cute, yung pagkakagawa. So, ayan siya, girls. I love it. Yung feel niya, sobrang luxe nung dating niya. Although, di ba si Urban Decay, ganito na rin yung packaging niya, yung naked one. Pero ito kasi purple. Ang ganda. Very royal talaga. Tapos may gold clasp ka pa dyan. Tsaka yung gold na logo ng crown niya. And ganyan niya sa loob niya. Ang ganda, girls! Excited na akong paglaruan to and walang damage, kaya okay. Wala rin tong amoy, kaya okay na okay to sa akin. And ang maganda dito, nakuha ko siya on sale. I think original price niya nasa close to 6,000 yen. Pero nakuha ko lang siya ng 4,100 something. So, diba, okay na siya. 30% off. May himulmul ako nakikita. Kung gusto niyo ng review tsaka ng makeup looks, yan, follow niyo ako sa aking Instagram account at choicesallalivengood. Tsaka subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel for more videos and more beauty hauls, something like that. So yan, halika na nga kasi alam ko magtatagal na naman ako. Tapos puro ganto-ganto ako, tapos hindi naman ako nakakapag-vlog sa labas. Kuha ko na, girl, sa laundry shop. Naglakad lang ako. Pabalik na ako. Nagpalit ako ng boots kasi naiinis ako sa socks ko. Nakikita. Arte, no?
house. Kaya tanggal ko rin blazer kasi ang init. So, ito, bago ako magluto, kasi 5 minutes to 6 na. So, okay na rin. At least, nakapag-ikot ako, nakapag-exercise ako. Yung walking kasi yung parang pinaka-exercise ko dito. Pag hindi ako makapag-walk sa labas, I see to it na nagsa-cycling ako dyan sa aming gym area. So, natutuwa ako kasi nabili ko yung mga kailangan kong bili. Hindi siya kapritsuhan or what. So, home storage organizer, ganyan. Pero bago lahat, papakita ko na to kasi baka matunaw. 10 ice cream bars yung binili ko. Natatawa ako. Kasi, nagkakaubusan in fairness, o kami lang yung bumibili. Pero yan. Tapos, nagpunta ako sa Daiso. Favorite store ko na to. Kasi sabi ng hobby ko dati, yung Don Quixote yung favorite mong store. Pero since hindi na nga tourist visa yung hawak ko, syempre wala nang tax-free. So, parang ordinary na lang yung price. Okay din naman. Maganda yung mag-shopping. Pero, natagpuan ko si Daiso. Mura pa. At saka, ang daming choices. So, sabi ko, wala nga lang siya masyado sa makeup. Wala rin siya masyado sa mga food. Pero when it comes to home improvement, storage, ganyan, Daiso is the one, girl. Bumili ako ng cotton pads. Nakita ko to sa haul ni Yuki Perez. Follow niya siya, nakakatuwa siya. Maganda daw tong cotton pads from Daiso. Sabi ko, sige nga, matry it. And also, ubus na yung cotton balls ko. So sabi ko, sige, cotton pads naman para maiba. Tapos bumili ako ng maliit na trash can kasi para to sa vanity area ko, wala akong trash can doon. Maraming mga cute na trash can doon, pero I opted for this one para, you know, simple lang. Tapos, sa loob niya, ayan, may mga laman. So, unahin ko na to. Convenient belt. 3 pieces na siya. So, pwede daw siya sa box, blanket, tsaka stationery. May gagawin ako dito. And, buti na lang nakita ko to. Kasi, namumblema ako dun sa aking dalawang vanity lights na portable. Bumili ako nito. Silicone cup cover animal. Yung takip sa mug. Bumili ako ng ganito. Nakalimutan kong dalin. Nasa studio. So, sabi ko, sige, kay mommy na yon. Bumili ako nito. Oh, girls. Ito, oh. Hindi ko alam kung ano ba ibig sabihin. Pero, feeling ko ito, spicy. And then, ito yung original something. May binibili kasi kami sa co-op. Yung cucumber na siya na slice. Alam ko anong dressing yon. Pero, sarap na sarap kami. So, sabi ko, sana ito yon. Para, di ba, matuwa ang aking hobby. Kasi, favorite niya. So, gagawa ko ng cucumber salad later. Para sa kanyang dinner. And then, ayan, furikake. Tama ba? Ayun, sesame. Bumili ako neto. Kailangan ko lang talaga yung maliit na scissor. Para nga sa aking eyebrows o kaya pang lashes. Kasi nung kailan pinatrim sa akin ng asawa ko yung kanyang brows. So, malaking scissor yung ginagamit namin. Natatakot siya. Sorry, kasi ganda bila ako na maliit. Tapos may libre na siyang tweezer tsaka sukulay. So, okay diba for brows tsaka for falsies yan. And then, ito, itatry ko din to. Yung sa Your Glam Liquid Eyeshadow. Hindi ko binili last time. Pero sabi ko, sige, bili ako ng isa lang para makita natin yung quality kung okay ba siya. Ito naman, bumili ako ulit. Parang supplements. Ito, bumili ako ulit pang back up. Dalawang diet. Tsaka itong beauty wipe. Nakikita ko to na popular sila. So, sa ito, sige, try natin yan. And then, ito na yung mga storage. Ganyan. Natutuwa ako dito, girls, kasi... Hello! 7:15 na ng gabi and may kumatok sa screen door. Ito pala si Pigeon. Nandito siya kanina o nakatayo siya dyan. Tapos ay ko, ano yun? Ito siya pala. Kasi nakalimutan ko silang pakainin kaninang umaga. Usually pag gabi hindi niya pumupunta dito. Siguro gutom na gutom siya. Kawawa naman. 7:15 PM. Lagyan ko pa siya ng water mamaya dyan. So yun na girls. Gamit ko na yung aking cup holder. And yung loob niya is green tea. Yan. Hot green tea. Tapos, close mo lang siyang ganyan. Tapos, make sure, push mo siya para, ayan o, kinukuha ko na siya. O, yung suction, no. Takot ako, pero, yeah, oh. Tapos, itong peaches. Ayan. Cut na natin to para may dessert later. Prepare lang din ako ng kakainin ng aking baby. Mayroon na akong carrots dito. Ito yung cucumber. Patay natin yan. So, trinay ko tong salsa sauce namin dito sa spaghetti noodles. And okay siya, girls, as in. So, ayan, prepare muna ako. Ito yung beef meat. Halo ko siya saute. And then, I'll get back to you. Nainis ako, girls, dito sa camera ko tsaka sa memory card ko. Ilang beses ako nag-film kanina nung clip. Yung nabili ko nga sa Daiso. Siguro nakatatlong beses ako. Paulit-ulit na nga lang ako. Tapos biglang ayaw niya talaga. Parang sinasabi niya lagi na meron daw error na nag-occur. So, automatic shutdown niya. Ganun. So, ginawa ako. Sinave ko muna yung memory card ko sa computer ko. Tapos, nireformat ko siya. Nag-charge ako ng konti ng aking battery camera.
camera. Tapos, tryan ko ngayon and mas okay na siya. Kanina talaga, nainis talaga ako. Kaya, pasensya na kung biglang cut yung clip, ha. Ganun yung nangyari. Pero, I'm happy kasi ito yung isa sa mga napamili ko. Dalawang ganito yung binili ko. Foldable siya. Tapos, made of metal. So, ganyan na yung itsura niya. Kasi, pag walang stand, matatakpan niya to yung plants tsaka ito. So, at least, sabi ko, okay siya. Binili ko talaga yan para dito. Tandararan! O, diba? Meron na siya. Tapos, ayun, nakikita mo na siya from afar. Yeah. O, diba? Yung nativity, tapos yung ating lamp. Nanood ako, si Angeska. Ayun na yung pigeon natin. Ano, busog ka na? Ay, girl, minukalatan ako. And ito na nga, girls. Nilagay ko na lang dito. At least, diba, naka-elevate siya. So, yan, perfect. Tapos, ito naman yung isang nabili ko. Dito ko siya nilagay. Tapos, ito, ginagamit ko na yung aking Young Living na humidifier ba tawag dyan? Kasi nga, mag-winter na. So, nakaka-dry na ng skin. So, kailangan ko na yan. Yung buga niya, very fine. Actually, parang wala nga eh, diba? Pero, ayan o. Ganyan siya, girls. Ayan. Nakita nyo ba? Yeah! Tapos, ilagyan ko lang ng konting essential oil. Patak lang naman. Tapos, yeah, ito yung aking panglinis. Maganda rin to, girls. Ewan ko kung na-feature ko na to dati. Pero, lalagyan mo lang siya ng water tsaka ng salt. Tapos, ipa-plug mo siya. Tapos, magbabubble siya. So, nakaka-disinfect na siya. Para na siyang bleach. Pag inamoy mo, very good talaga siya. Yung mommy ko tsaka yung sister ko, bumili sila ng ganyan. Tapos, meron din ako dito, hand sanitizer ng Nippon. Ayan. Ito naman, mas gentle siya. And at the same time, mas mild and mabango siya. O, oh, diba? Nandito pa yung shuta ng tissue. Meron na tayong Christmas tree dito. Ito yung green tea ko. Ito, nabili ko din to sa Shopee. Face humidifier. Wow! Lakas, no? Ayan. Diyan ko lang siya nilalagay. Pag gusto kong mag-freshen up, meron din akong vitamins dyan, supplements. Tapos, ito yung pinaka-office ko. Ayan. Laptop. Tapos, nakakonnect lang siya dito sa monitor. Pinapanood ko si Tara Babies. Yan. Tapos, nagyan ko na ng Christmas lights para maganda ang aking area. Nandito lang din yung aking keyboard and then phones. Yung iPad, nilagay ko muna dun sa kabila. So, yan. Yeah.